Hello guys. Ito ipakikita ko sa inyo ang ginagawa ko dito bilang caregiver o hindi lang caregiver. Alam nyo, hindi porke nandito sa Amerika na sabi na natin maganda naman yung sahod, no? Medyo maganda naman yung kinikita, no? Alam nyo naman ang mga Pilipino ay madiskarte yan. So gumagawa pa rin ako ng ibang pamamaraan para maragdagan yung aking kinikita dito. Siguro, mabibigla kayo pag nakita nyo. Eto, susuot muna ako ng gloves para medyo protected yung aking kamay. Dahil ang pakikita ko sa inyo ngayon ay eto. Mga recycle katulad nito, mga tin, mga plastic bottles, yan lahat pwede pakinabangan. Ito pa, iipon ko yan. So, tapos ito, marami na akong naipon na pwede nang benta hindi mo na ngayon. Punoyin ko muna yung sa aking sasakyan para minsan at sa akin. Ito yung mga lata na pinitpit ko na. Ito yung mga pinitpit na lata. Ito medyo mahal to eh. Tsaka yung plastic. So, hindi naman ako nahihiya dahil kung tawagan ito eh malinis naman o marangal naman, di ba? Kaya naman yung discarte lang. Tsaka sa basura, may pera. Ito, mga recyclable ito. So, kahit pa paano, makakadagdag sa aking kinikita. Ayan. Pipiting ko muna yung isa-isa. Ito lang naman eh. Sapatos na rin ako para yun nila, safe yung tapot na hindi makasugat. Ito na lang yan. Pero iipon ko to sa panang nila sa buwan ganun o dalawang linggo hanggang tatlong linggo. Tapos pera na dadalhin ko sa recycling plant kung saan titimbangin yan. Ihiwala yung plastic, yung tin. Kung baga sinisegregate din nila sa timbangan yan. So, okay? Ganyan lang. Tapos yung mga plastic. Itin din lang. Para yung volume hindi malaki. Hindi ko mahirapang magsakay sa sasakyan pag ibebenta mo na. Ito, balikan natin ito. Tapos, ito mga ganitong appliances. Yan, katulad nito. Mga napupulot ko yan. Bakit? Yan kasi mga ganyan, pwede pang pakinabangan. Makikita lang yan sa daan-daan. Then, itong mga ganyan. Pera din yan. Iniipon ko yan, pinupulot ko. Tapos, pagka marami-rami na, tsaka ako ibebenta. Ganun lang. Kasi itong mga ganito, hindi naman nila sinasama sa mga basura. Katulad nito, mga malalaking basura namin. Yan, malalaking basura niyan. Yung mga hindi na pinakikinabangan, alam naman natin, i-segregate dito. Napaka-importante no, yung nabubulok o hindi nabubulok. Tapos may mga recyclable materials nga. Kanya-kanyang garbage bin. So yung lahat ng pinakikinabangan, siyempre katulad ng recyclable na tulad ng sabi ko, yun ay naibebenta. Depende na lang sa'yo kung anong bahala ka, kung gusto mong, alam mo na, pagkukulan ng pansin o mag-effort ka. Yung mga yan,
Marami yan. May mga TV, may mga electric fan na naibenta ko na. Minsan na, hindi naman malaking halaga. Ibig sabihin, konting halaga. Pagka naipon mo, malaki na rin, pwede na. Pwede na panlagdag. Sabi nga, minsan $80, $120, hanggang $150. Kaya kung itatimes 50 mo yan, di ba? Sa pera natin, eh, malaki-laki na. Pag ganun-ganun lang. Iyan ang isa sa mga, sabi nga, diskarte. Yung sideline, kung paano ka kikita ng extra. Okay? Mga nakakatulong ka pa eh. Dahil unang-una, ikaw na mismo nag-aayos ng basura, madaling hakutin, madaling pick-upin ang truck. At the same time, yung extra oras mo bilang caregiver, may dagdag kang income. Hindi lang yan ang discard dito. Sa susunod na video ko, papaliwanag ko sa inyo, i-share ko sa inyo. Okay? At sa ngayon, stop ko na tayo. Babalikan ko kayo. Pero please lang, mag-like kayo, comment, at importante, subscribe my YouTube channel. Okay? Stay safe. Bye-bye.